Patay sa pananambang ang mister ni San Fernando Cebu Mayor Lakambini Reluya at dalawang kasama nila. Ikatlong insidente na ito ng pananambang sa mga opisyal ng San Fernando sa loob lang ng tatlong linggo. Nakatutok si Chino Gaston. Dagdag na mga dama ng bala at nakasampa na sa gutter ng kalsada ang van na sinasakyan ng grupo ni San Fernando Cebu Mayor Lakambini Nenet Reluya. Matapos pagbabarilin sa barangay Linaw sa Talisay, Cebu, mga nakamotorsiklong sospek daw ang namaril sa van. Nakaligtas ang alkalde pero nasawi ang mister niyang si barangay captain Ricardo Reluya Jr. at dalawa pa nilang kasama, tingin ni senior superintendent Bernard Banak. Maring politically motivated, pero hindi po tayo dito lang magbabase sa ating conclusion, but yung overall picture. Kasunod ng pananambang, pinag-utos ni PNP Chief Oscar Albayalde na bigyang seguridad si Mayor Reluya habang nagpapagaling siya sa ospital. Binigyan na rin niya ng deadline ng PRO Region 7 para maresolba agad ang kaso. I gave the provincial director there and the chief of police 2 weeks to solve this case. At kapag hindi raw nila ito nalutas, they'll be relieved. Automatic. Sinabi ko sa kanila yon. Kinundena ng Malacanang ang naging ambush. Dapat daw tuldo ka na ang mga gaya nitong karahasan na madalas nangyayari tuwing mag-eeleksyon. Panawagan nila sa mga kandidato, huwag na sumubok pa sa mga illegal na paraan para manalo sa eleksyon dahil tiyak na mapapanagot sila sa batas. Ito na ang ikatlong insidente ng pananambang sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa Cebu na naitala sa loob lamang ng tatlong linggo. Nitong January 16, patay rin sa pamamaril habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan ang kapitan ng barangay Magsiko sa San Fernando City sa Cebu na si Johnny Arriesgado. Isang konsehal namang nasa drugs watchlist umano na kinilala namang si konsehal Rene Boy Dacalos ang itinumba rin noong January 10 sa bayan ng San Fernando. Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras.